Okay, ako nga pala si Beck. First time ko to gagawin sa vlog ko at mag-review ako ng sarili kong camping. So, nangyari itong camping na to last 2019 December, bago magka-COVID, nangyari itong kalokohan ko. Itong trip ko, ang pagka-camping. So, start ko na. Magagabi na to. Ito, kasi nakarating ako doon sa pinaka-pangpang papunta dito. Kasi isolated island to. And wala na masyadong nasakay sa bangka, kaya natagalan ako maghintay ng ibang pasahero. And then, ayan. So, pumunta ako dito sa kaliwa, sa mamang campsite. Ayan. Yung una kong nadaanan. Yung part na yan. Diyan ako nag-rent ng bike. Ayan. So, makita nyo. Nung dumating ako, halos gabi na. Makita nyo yun yung mata ng baboy ramo. So, hindi lang yan yan. Napakadami yan sa paligid. So, unti-unti sila naglalapitan nung nilabas ko yung pagkain. And yung una kong setup, simple lang. Ito yung Alps Mountaineering Lynx 1. 1% tents. Ito yung lutuan ko. Yung tarp. So yan, simple lang. Wala akong upuan dyan. Ito yung upuan ko, itong Thermarest. Yan. Katapos ko mag-setup ng tent, syempre, napagod ako at nagutom. Yan. Nagtimple ako ng first time kong coffee dito sa camping. Naamis ako kasi parang wow. Pwede palang magkape sa island na to. Prepare na ako ng aking lulutuin itong steak na nabili ko sa cold storage. Ayan. Nag-start na ako magluto dito. Ito yung gamit kong Snowpeak na lightweight. Nagsimula na rin ako magluto ng tinapay. May asparagus pa tayo dyan, oh. Shot, tas tinapay. Yung sleeping pad ko na nabili ko sa Decathlon. Yung portable charger. Tapos ito yung headlamp ko. Ito yung diffuser para maging lampshade siya dito sa headlamp. So, yun lang yung dala kong ilaw. Simple lang. Walang arte-arte. Kasi ito yung pilo ko. Sira na yan. Kaya sinugi ko na. So, yun, no? Putik. Kahapon yan, no? Yun, no? Yun yung loob ng tent ko. So, medyo nakakompress ako dyan. 1% tent lang kasi yan, eh. Kaya medyo maliit lang talaga. At manghirap huminga. Dahil siguro sa liit na to, tsaka yung material ng tent. Walang masyadong pumapasok na hangin. Umiga ako dyan kasi sobrang sakit na likod ko. Nangalay na. Kakasetup ng tent ko. And, ayan. Yung loob ng, ayan, ng tent ko. Tubig, 1 litro. Ayan, tama-tama lang yung tubig na yan. Nagamit ko sa buong gabi. Tapos, ayan, may beer pa nga ako dyan eh. Hindi nila nakita. Ayan, grabe yan. Nung kinaumagahan, ito yung tumambad sa akin. Diba? Unggoy. Napakadami unggoy dyan sa paligid na yan. Di lang baboy ramo makita mo dyan. Kundi mga unggoy na nag-aaway, nag-aagawan sa mga pagkain. So, kung nandito kayo, konting ingat lang at ilagay nyo sa plastic yung mga pagkain para hindi nila maamoy. Kasi pumapasok talaga yan sa loob ng tent tsaka mga angalkal pag once na nawala kayo sa loob ng tent nyo. Nagluto na ako ng almusal. Yan yun, no? Oats. Napakasap yan. First time ko magluto dyan ng oats. Sarap sa pakiramdam. Parang sa pakiramdam ko na, ay, pwede pala dito magluto. Yung makakatim ako ng bagong luto sa camping, astig. Namis ako dyan yung unang kulo. O, yan, yun yung sausage ko na favorite. Yan. Sarap nyan. Kasi yan. Sarap nyo kasi may halong prutas yung oats na yan. So, yeah, ready-made. Ang ganda ng view ko sa harap. May ma-island doon. Yung harap niya. Nag-copy pa yan, no? Drama yan. So, ito yung hotdog, kape, oats. Feel na feel ko pa yung araw na yan. Yung time na yan, wala pang permit sa Pulaubin. Ngayon, meron na. Kaya, kita niya na. Sarap, sarap sa pakiramdam yung time na yan. Talagang fulfilling talaga. Kasi first time ko talaga mag-tent na successful. Medyo sa una, nahirapan talaga ako kasi ang daming hayop sa paligid. Medyo hindi ako naging komportable. Pero habang tumatagal, naging okay naman. Tapos ayun, oh, ayun yung bag ko, North Face. Napagkasya ko lahat yung gamit ko dyan. Tapos makita nyo, yung pag-uwi ko dito, ayun, oh, nag-bike ako. Iba, saya. Uga-uga pa yun. Iyon, oh. Akala mo probinsya, no? Ang galing. Para ka lang nasa Pinas. Yun yung pinaka
pinaka exit ng Pulau Ubin. Yun, di ba? So, sa umaga medyo mahirap sumakay. Halos inabot ako ng 1 hour dito para mapuno yung isang bangka at makauwi kami doon sa Singapore Island. Talagang napakata. Ayun, makita nyo. Ay, yung mga bike. Nirenta. Diyan ako nagrenta. $6, di ba? So, ayan. Pauwi na ako. Masabas ako nyan. So, ayun lang. Yung mga share ko. Kasi, konti lang yung nakuha ko. Mga video at saka picture. Kasi wala naman akong intention gawing vlog yung moment na yan. So, ayan. Kasi nga, first time ko. Gusto kong enjoyin yung moment na yan. So, ayan. Try nyo din mag-camping doon sa Pulau Ubin. Napaka-relaxing. Siyempre. Tapos, kung pumunta kayo dito, sobrang, siguro dapat prepared na prepared kayo. Dahil wala nang balikan kapag nag-overnight kasi, kayo kasi yung next na bangka na sasakyan nyo is umaga na. Nabala ko dito mag-camping, pero pinag-iisipan ko pa kasi sobrang layo sa part ko. Kasi nag-iba na ako ng location ng nidirahan. Ayan, hopefully makapag-camping ulit ako dito sa Pulau Ubin. At halos kumpleto na yung mga gamit ko. So, feeling ko ready na ako. Ang issue lang is napakalayo. So, ayan. Next time, kita-kits sa next vlog. At ako nga pala si Beck. See you. Bye-bye. Thank you for watching. Siyempre, mag-subscribe kayo. 130 subscribers na ako. Yahoo!